pagkalay. Ito ang aming awit, awit ng tagumpay. Ito ang aming awit, pagkat ikaw ay buhay. Matagumpay kang hari, karapat dapat sa papuri ng iyong mga pinili, isama sa parada ng tagumpay. Kami ay tagumpay sapagkat ikaw ay buhay, Jesus. Higit pa sa managagumpay sapagkat ikaw ay buhay, Jesus. Kami ay tagumpay sapagkat ikaw. Show me now your glory. One more time, listen to my heart's cry. Listen to my heart. This is our prayer, Jesus. Sabi po ng Panginoon sa aklat ng Roma chapter 6 verse 8 to 10, kung tayo daw po ay namatay kay Kristo, kasama ng Panginoong Jesus, tayo daw po ay may pananampalataya na tayo muling bubuhayin kasama niya. Sumunod po na verse, sabi po doon, ang Panginoong Jesus ay muling binuhay at kailanman hindi na mamamatay. At sa last verse po, verse 10, sabi po dito, siya po ay namatay, ang ating Panginoong Jesus ay namatay ng minsanan dahil sa ating mga kasalanan.
at ang buhay niya ay galing sa ating Diyos na buhay. Kaya po ngayong oras po na ito, taas po natin mga kamay, tayo po ay manalangin, dakilang Diyos na banal, makapangyarihan, narito po kami sa inyong banal na harapan. Maraming salamat, Panginoon, pinayaran mo ang aming mga karumihan ngayong oras na ito. Ang iyong banal na dugo, Panginoon, na natigis at dumaloy sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, ay sapat para linisin ang karumihang taglay po namin. Panginoon, ngayong oras na ito, ayaan mo po kaming lumakad, umawit, makinig sa ilalim lamang ng iyong kaluwalhatian. Kunin mo po ng kaluwalhatian, Panginoon, ang lugar na ito, Panginoon, na sinabi mo sa Exodus 33 verse 18, Panginoon. Dakilang Diyos, sa aming pag-awit, Panginoon, ang bawat isa po ay makakasumpong ng kagalingan. Ang bawat isa ay makakasumpong ng kasagutan sa kanilang mga panalangin, Panginoon. Dakilang Diyos, sa aming pakikinig ng banal mong salita, Panginoon, they will renew. I-renew mo, Panginoon, O God, ang pananampalataya ng bawat isa, Panginoon, at ang bawat isa, Panginoon, O God, ay magkakaroon ng kaligtasan. Panginoon, ngayon pong oras na ito, we submit ourselves to you, we humble ourselves to you, Holy Spirit. Ang sabi mo po, Panginoon, ikaw ay most glorified. Ikaw ay most glorified, Holy Spirit, kapag ang pangalan ng Panginoong Jesus ay tinataas sa lugar na ito. Panginoon, muli po naming pinapahid ang banal mong dugo sa lugar na ito. Langisan mo po ng iyong langis, Panginoon, ang labi ng iyong pastor na gagamitin sa lugar na ito, Panginoon. Lord, only your word, Panginoon, O God, ang siyang tumama sa aming mga puso. Matanim sa amin ang iyong mga salita, Panginoon. Lord, na magamit namin ito, Panginoon, O God, upang kami makapag-share ng banal mong salita at marami pang mas makakilala sa iyo at tanggapin kanila, Panginoon, bilang, Panginoon, tagapagligtas ng kanilang buhay. Lord, it's all about you. Hindi po kami, Panginoon, binayaran mo ang aming kasalanan, Panginoon, para kami, Panginoon, O God. Lord, yung mga hinahanap mo, Panginoon, O God, na mga makasalanan, Panginoon, Lord, mailapit po namin sa iyo. Salamat po sa pagkakataon, sa pribileyo, Panginoon, O God, na kami, Panginoon, O God, ibinibigyan mo ng oras, panahon, para po'y makapagpulit, makaawit, Panginoon. Salamat sa iyong kamatayan, Panginoon. Dakilang Diyos, sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng kapuri at karangalan. In Jesus' name, amen and amen. Amen and amen. Happy Sunday! Ayan, nandito po tayo kasi handa po tayo magpuri at magsumamba sa ating Panginoon. Amen? We are here to celebrate the Resurrection Day. It's not because Jesus is dead this week and He lives, but we are celebrating because He lives forever and ever. Amen? Hallelujah! Basahin ko lang po yung Revelations 4:9-11. Sabi po dito, therefore God exalted in the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Amen? We are celebrating because you were redeemed. You were sanctified. You were justified. You were washed in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Oh, we are here to celebrate. Jesus, celebrate. One more time, Jesus, celebrate.
stand up, celebrating with you, Jesus. Hallelujah.
Lamb. Just give the Lord a mighty hand of praise. Manatili po tayo nakatayo. Basahin po natin ang Gospel of John chapter 20, beginning verse 1 to 9. John 20, beginning verse 1 to 9. Early on the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been removed from the entrance. The congregation po, verse 2. Allow me to read verse 3. So Peter and the other disciples started for the tomb. Verse 4, both were running, but the other disciple outran Peter and he reached the tomb first. The congregation po, verse 5 and verse 6. Sabay-sabay po tayo sa 7 hanggang 9. 1, 2, and 3. As well as the cloth that had been wrapped around Jesus' head. The cloth was still lying in its place, separate from the linen. Verse 8. Finally, the other disciple who had reached the tomb first also went inside. He saw and believed. Last verse. Do not understand from the scripture that Jesus, kampo natin ang Panginoon ngayong umaga. Lumapit po tayo sa Panginoon saglit pa sa pagsamba. Let's sing this song. Ako ay lalapit sa iyong harapan ngayong umaga para sambahin kita, Panginoon. Let's sing along. Ay lalapit sa iyong harapan. Jesus, pakitaas po ang kamay. The congregation po, ako ay. Come on, ring it. Come on, Robbie. Let the anointing cover the entire music museum ngayong umaga po. Here we go, church. Let us worship. Jesus, ako'y lalapit, mag-aalay ng pagpupuri sa iyo. Ako'y aawit, itataas ang aking tinig. Lumalapit, hindi man karapat-dapat, Panginoon, ngayong umaga. Malapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo, biyaya. Ay nakamtan ko aking Jesus. Gawin po nating panalangin. Siya sa atin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan. Marahil nagtatapa, sumasamo. Gawin po nating panalangin everywhere. Lumalapit,
daya kawan. Saglit po tayong yumuko. Bibigyan ko po kayo ng ilang saglit na manalangin. Pwede mo kong maghawak kamay ang mag-asawa at pamilya habang dumudulog sa panalangin. Maraming salamat po sa araw na ito na binigay mo sa amin. Binayayaan niyo po kami ng lakas at buhay na maaari naming ipaglingkod sa inyo. Maraming salamat. Marami rin pong salamat sa araw na ito na binigyan mo kami ng pagkakataong sambahin ka. Gunitain, i-celebrate ang napakadakilang kasaysayan ng inyong kamatayan at muling pagkabuhay. Maging sa aming paggunita ng inyong muling pagkabuhay, nawa ang aming mga puso ay muling mamangha sa kapangyarihan ng aming Diyos. Nawa ang aming mga puso ay muling mapuno ng pag-asa sapagkat buhay ang aming Diyos. Ang mga dumako sa panambahan ay ito, puno ng lungkot na sa gitna ng mga hilahil at kalungkutan ng buhay, nawa ikaw po ang paglalagay ng pag-asa sa kanilang puso. Hayaan mong suminag sa puso ng bawat isa ang katotohanan ng buhay, buhay ang aming Diyos. Pakipalakpakan po natin ang Panginoon. Let's sing the choral just for the last time. Lumalapit, di man karapat-dapat nagkabalan. Ay nakamtan ko. Pwede po ba samahan ako ng mga kalalakihan? Join me. Lumalapit, di man karapat na sa kapadhanan mo, biyaya kawan, kapatamaran sa'yo. Ay nakamtan ko. Pwede po bang marinig namin ang mga kababaihan? The Spirit of the Lord is ministering and touching the four walls of Music Museum this morning. Ay nakamtan ko. The next 5 seconds, we just clap our hands and bless the Lord. Marlon, walang hanggan, hallelujah! Karapat, dapat po siya sa ating malakas na pagsamba. Naka Panginoon, walang hanggan, hallelujah! Aawitin mo lang ngayon, kahanga ka, kordero ng kaligtasan, pupurihin ka. Let's linger in the atmosphere of worship, the congregation. Kahanga ka, Panginoon, walang naawitin mo lang ngayon. Kahanga ka. Pupurihin ka. Let's try to sing the verse. Kahanga-hanga ka, aming Panginoon. Kami namamangha sa iyong kabutihan. Sa putikan ng sala,
kami iniahon at binihisan mo ng kabanalan. Ikaw ang siyang dakilang alay, tagapagligtas na nabubuhay magpakailan. Come on, hands are lifted everywhere! Kahangaha, kahangaha. Kahanga-hanga ka, kordero ng kaligtasan, pupurihin ka. We sing the verse one more time, just one more time. Let us linger in this atmosphere. Kahanga-hanga ka, makapangyarihang Diyos, tanging sa'yo at pagsamba, pagpupuri. Siya nga po sa kabila ng lahat, kiniinibig ng taos at binayaran mo. Puno ng pag-ibig, manunulis kong daigdig. Ito na po ang huling awit. Hands are lifted, hearts are lifted, come on! Kahanga-hanga ka, kahanga-hanga ka, kordero ng kaligtasan, pupurihin ka, pupurihin ka. The next 10 seconds, can we clap our hands and bless the Lord for today? Pagkakaupo na po tayo. Magandang umaga po maging sa mga kasama natin sa wow, oh, Resurrection Sunday po. But allow me to go straight to the preaching of God's Word right now. The death and resurrection of Jesus po is central to the structure of all the four Gospels. Ano po ang ibig ko sabihin? Pag binasa niyo po ang Matthew, Mark, Luke, and John, isa po ang lundo ng kanilang kwento. Ano po ang lundo? Ang Panginoong Jesus ay mamamatay, ililibing, at muling mabubuhay. Yun po yung pinakalundo. So yun po yung structure sa panulat, kung ang pinag-uusapan ay panulat, na ginabayan ng Banal na Espiritu, inarrange, iniayos po yung kwento ng Gospels doon sa krus at ang resurrection, pagkasabi po, resurrection, yun po yung pinaka-climax. Ngayon, dahil po dito, pag na-miss mo po natin, to miss the meaning of the resurrection, the death and resurrection of Jesus, is to miss the most fundamental truth of the gospel. Pag hindi mo naintindihan yung mensahe ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon, na-miss mo yung pinaka-importanting mensahe ng Bible. So ngayong araw na to, ang aking mensahe po, medyo theological ng kaunti, medyo apologetic, medyo may konting pagpapaliwanag, natangkain po ni Pastor na sagutin ang mga common questions. Ang title po ng aking katuruan, Truths and Misunderstandings about Christ Resurrections. Pag-usapan natin, ano ba talaga ang tamang interpretasyon ng kanyang kamatayan? Iba-iba po ang marinig nating sinasabi ng mga tao patungkol sa kanyang kamatayan. Babaybayin po natin, tatangkain ko pong ipaliwanag ito mula po sa isang chapter ng 1 Corinthians chapter 15. Ayan. Pinakamahabang chapter po yan ng aklat ng 1 Corinthians. Doon po sa aklat ng unang Korinto, marami pong problema, maraming issue ang church. Divided, may mga dito ko kay Pablo, dito ko ganito. So, si Pablo po, sinulat niya ang panulat o epistle ng Korinto na nasa isip at puso niya ang daming problema ng church. But inihuli po niya sa chapter 15, ang usapin, ang issue is, pakisabi po, doctrinal. Pakiulit po, doctrinal issue.
Ano ang issue sa chapter 15? Andun po sa verse 12 ng 1 Corinthians 15, verse 12. Kuhanin muna natin yung background para ma-appreciate natin yung ganda ng kwento. But if it is preached that Christ has been raised from the dead, pakisabi po, how? Ayan, how can some of you? Ayun, yung po ang dahilan ng pagsulat ni Pablo. Mayroon pong kumakalat na katuruan doon sa loob ng church na hindi totoo yung resurrection na yun. Importante alam natin para pag binaybay natin yung pagpapaliwanag at pag-aayos ng ating sermon, mas maganda. Ah, yung pala. May mga nagsasabing walang resurrection. So si Apostol Pablo ay napakagaling na theologian. Mahusay na tagapagturo, apostol, magaling na pastor. At para po magkaroon kayo ng background sa pag-aaral ng mga epistles, kadalasan si Pablo po ay kinakausap niya yung mga namamahala sa church. Halimbawa, doon po sa aklat ng 1 Timothy chapter 1, 3 to 4, kausap niya po si Timothy. Sapagkat ang gospel po, pakisabi po, under attack. Pakiulit po, under attack. Ang gospel, mula noon hanggang ngayon, inaatake ng mga tao. Iba-iba ang pag-atake nila kay Jesus. Kaya si Pablo ay sumulat, sabi, I urge you when I went into Macedonia, stay there in Ephesus so that you may command certain people not to teach, pakasabi po, false doctrines. Ayun. So makikita nyo, si Pablo, lagi niyang kinokorek pagka may mga maling katuruan sa church, si Pablo po ang pangunahing tagapagtanggol at tagapagturo at pagkukorek. Kuminsan, nakakapasok po yung mga maling paniwala eh. Kaya sabi ni Pablo, pagsabihan mo na huwag magturo ng false doctrine. Pagdating sa verse 4, tingnan po niya yung verse 4, or devote themselves to myths and endless genealogies. Sabi niya, huwag ang pagbigyan nyo ng diin yung mga kung ano-anong kwento at kung ano-anong pag-uusapan na hindi naman nagpo-promote ng pananampalataya. So, ganito po si Pablo. So, makikita niyo yung personalidad ni Pablo, masyado siyang passionate na ipagtanggol ang gospel. Bigyan ko pa kayo na example. Doon sa panulat sa Galacia, galit na galit si Pablo. Sumulat siya sa Galatians chapter 1, verse 6 and 7. Mga mananampalataya po itong mga churches na to, kagaya nyo Kristiyano. But along the way, may mga nakapasok na maling teaching. I am astonished that you are so quickly deserting to the one who called you to live in the grace of Christ and are turning, pakisabi po, to a different gospel. Pakisabi po, different gospel. May ibang nagtuturo, ibang gospel. Hindi yung gospel na pinreach ni Pablo. Ayun. Kaya sabi ni Pablo, galit si Pablo. Sabi ni Pablo sa talatang 9, lalampasan ko na po para hindi ako mahaba, baka ganahan ako magturo eh. Alam ko po yung iba sa inyo ay nagpa-reserve dyan sa mga restaurant dyan eh, para maaga kayong makalabas. As we have already said, so now I say again, if anybody is preaching to you gospel other than what you accepted, let them be under God's curse. Galing, galit na galit si Pablo. Sabi niya, kung mayroon sa inyo na nagtuturo ng ibang gospel, sumpain! Aba, hindi po biro yun. So, ganun po ang pananaw ni Pablo kapag mali ang itinuturo. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng gospel? Puntahan na po natin yung ating topic. 1 Corinthians. Kaya ka lang po binasa yun para makita niyo yung attitude ni Pablo. Doon po sa 1 Corinthians 15, babasahin ko muna po yung verse 2 and verse 3. By this gospel you are saved if you hold firmly to the word I preach to you. Otherwise, you have believed in vain. Sabi ng verse 3, for what I receive I pass on to you as of first importance. Pakisabi po, first importance. Kay Pablo, ang pinakamahalagang mensahe ay ang gospel. Ano yung gospel? Ayun. Sabi po, that Christ died. Say it, Christ died for our sins. Yun po yung gospel. Doon po nakapaloob yung mabuting, pakisabi po, mabuting balita.
Eh anong mabuting balita dyan? Si Jesus ay namatay dahil sa ating kasalanan. That is the gospel. Ang Panginoong Jesus ay namatay. Hindi mo na kailangan ng interpretasyon. May interpretasyon. Bakit siya namatay? Pakisabi po sa katabi mo, dahil sa iyo. Ayun po. Hindi po ako nag-i-interpret, ha? Binasa ko lang. Christ died for our... So doon pa lang po, tinumbok ni Pablo ng diretso. Anong dahilan? Bakit namatay si Jesus? Dahil sa kasalanan ng tao. So yun po yung unang bahagi. Tapos nakalagay, according to the scriptures. Pansinin niyo po, ha? According to the scriptures. Then dinugtong niya po yung verse 4. That he was buried in the living. He was buried and he was raised on the third day according to the scriptures. Yun po yung nakapaloob sa gospel. Ano yung pinipreach natin? Na tayo yung makasalanan, pero ang Panginoong Jesus iniwanan ng kalangitan at siya namatay para sa atin. Hindi siya namatay para sa kanyang sarili. Siya namatay sa atin. At siya yung muling nabuhay. At yung kanyang pagkabuhay na maguli ay hindi po sikreto. Kaya binanggit dyan, siya po yung nakita ng maraming mga witnesses. So ibig sabihin, may ebidensya. Tingin po kay Pastor, ang Christianity, hindi po ito blind faith. Hindi yung naniwala ka na lang agad. Di po tayo ganun. Pag binasa niyo pong Bible, si Jesus Christ po, pinipresent niya yung sarili niya na siya'y talagang buhay. Hindi mo basta, naniniwala akong si Jesus ay buhay. Hindi po ganun. Hindi po ganun ang pananaw ng mga alagad. Lalo na si Tomas. Sabi ni Tomas, maliban na maipasok ko ang aking daliri, ay naku, napakatigas ng loob. Maribang maipasok ang daliri ko sa butas ng kanyang kamay. Can you imagine sabihin mo yon? At sa kanyang tagaliran, hindi ako maniniwala. You see? Ganyan po ang presentation ng gospel. Ang mga alagad, hindi basta madaling maniwala. Kaya sa binasa natin, tumakbo agad si Peter at si John doon sa libingan eh. Bakit? Gusto nilang tingnan. Siya sa atin, can we show verse 8? Kasi si Mary Magdalene nagbalita eh. Sa lumang tipan, alam niyo po bang hindi tinatanggap ang witness ng isang babae? Sapagkat sa lumang tipan, hindi po pwedeng witness ang babae. Mababa po ang pagtanaw sa babae. Kaya nga, biglang tumaas ang pananaw ng mga tao sa isang babae sapagkat napakita ang Panginoon hindi sa lalaki. Ang unang witness ng resurrection ay isang babae. Kaya sinabi nila, sabi niya, bukas ang wala siya sa libingan, buhay siya. Pakita natin ulit. John 20 verse 8. At nung masilip na nila, ang ganda po eh. Ewan ko kung napansin niyo po yung verse 8. And finally, the other disciple, si John po yung other disciple. Ganun po yung klase ng pagsindi. Hindi niya sinasabing, ako yun. Ako yung other disciple. Hindi po ganun. Silang dalawa ni Peter ang tumakbo. And finally, the other disciple, repairing to himself, who had reached the tomb first, also went inside. Pakisabi sa katabi mo, he saw and believed. Ganun po sana. Kahit minsan nagtatanong at may alin lang yung nananampalataya. Somebody say, amen. Yan po yung kwento. Pagdating doon, fast forward, John 20:27. Tomas, sabi ni Tomas, maliban na maipasok ko ang aking daliri sa butas ng kamay at tagiliran. Pagkatapos nun, dumating si Jesus. Si Tomas agad ang hinarap. Halika dito, Tomas. Halika, ano yung sinasabi mong... ano kaya yung pilig ni Tomas? Sabi, Tomas, halika nga. Pasok mo nga yung kamay mo ngayon, ha? Dito sa butas ng kamay ko, sabi mo, hindi ka man naniniwala eh. Hindi ko po alam kung pinasok nga ni Tomas eh. I don't know. But one thing is sure, sabi ng Lord sa kanya, stop doubting. Pakisabi nga po sa katabi mo, stop doubting. Pakisabi po, believe. Yan po yung kwento.
Sa gitna ng pandududa natin, sana ngayong umaga kung may mga duda kayo, may dinadaanan kayong mga karanasan na parang nagdududa tayo. I pray today na nawa ay mabura po ito. Simulan na po natin ang pag-aaral. Initial observation, 1 Corinthians 15 po. Kaya sa verse 12, nagtanong si Pablo. Nagbigay po siya ng limang proposition. Magaling po siya eh. Para siyang abogado na nagtatanong. Ang mga abogado mahiling magtanong eh. Si Pablo, nagtanong siya. Sabi ni Pablo, kung si Jesus, kung walang resurrection, number one, verse 1 Corinthians 15:14, if Christ had not risen from the dead, our preaching is in vain. Pagkasabi po, our preaching is useless. Pastor Joe, yan ang ibig sabihin. Our preaching is useless. Pansinin niyo po, walang bisa ang pangangaral. Kasi walang bisa. Kasi ang ipinipreach mong Jesus ay patay at nakapako pa rin ngayon. Somebody say amen. Kung ang ipinipreach mo ay Jesus na patay, sino maililigtas nun? Eh sarili nga niya, hindi niya nailigtas eh. Yun po yung din dun. Kung si Jesus ay patay ngayon, if he is still dead, our preaching is in vain. Anong sasampalatayanan ko? Si Jesus po'y namatay. Sorry, patay pa rin hanggang ngayon eh. Yun yung kaibahan eh. Maraming propeta at nagtayo ng reliyon. Si Muhammad ng Muhammadism, ng Muslim, nangaral, nag-preach. Hanggang ngayon nasa libingan. Si Buddha ng Budismo, pinanganak, nangaral, hanggang ngayon nasa libingan. Doon nyo po sukatin. Pero tayo, kagaya kanina, sumasamba tayo. Alam nating buhay ang Diyos na sinasamba natin. Kaya maalab na maalab tayong sumasamba. Somebody say amen! Hindi tayo gumagawa ng ritual. No! Alam natin sa ating puso na siya'y buhay na Diyos. Kaya nag-i-exist ang church eh. Kaya nga may church eh. Kaya nga narito tayo ngayong linggo para ano? Para i-celebrate si Jesus. It's to celebrate our God. We are gathered in this place, first and foremost, to worship Him, the risen Savior. Doon umiinog yung ating pagsamba eh. Sana maintindihan natin, ba tayo narito? Our preaching is in vain. Pangalawa, bibilisan ko po para hindi mabagal. Siyempre, our faith is in vain. Pagkasabi, in vain. Kung si Jesus ay patay, yung inilagak nating pananampalataya, walang bisa. Bakit? Eh kasi yung sinampalatayanan mo, patay eh. Hala nga, sampalatayanan, may ring pulpito. Wala naman buhay yan eh. Kaya yung mga pinuprosisyong mga Diyos-Diyosan, ilalagak mo yung pananampalataya mo doon. Hindi pwede yung object ng faith mo ay bato at kahoy. The object of your faith, walang kakayanan. Doon po nakakatalo. Alam natin ang pinaglagakan ng kaisa-isa nating kaluluwa ay buhay na Diyos at makapangyarihang Diyos. Pakisabi po, object! Saan itinutuon yung faith? Ang ating pananampalataya ay tinuon natin sa tanging tagapagligtas. At pag tinanong ako, sapagkat siya'y buhay na Diyos. Pangatlo, bibilisan ko po, introduction pa lang. Baka mahaba ako eh. The apostles were false witnesses. Galing ni Pablo eh. Kailangan kasi ng witnesses. Sa konteksto ng lumang tipan, para maging mabisa yung kaso, at least dalawa at tatlo ang magpapatotoo. Eh, nung mabuhay si Jesus, hindi naman dalawa at tatlo lang ang nakakita. Binanggit pa ni Pablo, may 500 na nakakita sa kanya. At iba't ibang panahon. Nagpahawak pa siya, sabi niya, multo, sabi niya, hindi, walang buto at laman ng multo.
Kaya kumain siya sa harapan ng mga tao. Kaya nagpapahipo siya kay Tomas. Sabi niya, hawakan mo ko. Lalabas na false witnesses sila. Kaya sabi ni Pablo, nag-invento pa kami ng kwento. Yun po yung impact pag sinabi mong hindi buhay si Jesus. Ang mga sumulat ng Bible ay mga bulaan. Nag-invento. Sinungaling. Yun po yung bigat nun. Pang-apat, sana ho, gising pa kayo. We are still in our sins. Pastor, kung hindi nabuhay si Jesus, ibig sabihin, tumingin po kayo, nung sinabi ni Jesus na it is finished, hindi pa tapos. Ibig sabihin, hindi na settled ang usapin ng kasalanan. Pastor, para patunayang satisfied ang Diyos Ama sa offering ni Jesus, kailangan muli siyang mabuhay mula sa mga patay. We're still in our sins. Yun po yung implikasyon. Kaya kung si Jesus hindi muling nabuhay, ibig sabihin, lahat ng ginawa niya sa krus walang saysay. Sapagkat hindi siya muling nabuhay. Eh, nabuhay siya. Ibig sabihin, lahat ng inaangkin niya at sinasabi niya ay totoo. Sapagkat siya ay muling nabuhay mula sa mga patay. Eto pa, ang mabigat. Namatay po yung nanay ko Namatay yung mga kapatid ko. Lahat ng iyon, sinyerang ko ng gospel. Kung si Jesus ay patay, lahat ng iyon napahamak. Katatapos ko lang mag-service sa isang patay noong isang linggo Nag-service ako doon sa bakura nila. Kasi gusto nila. Tapos andun, nag-service pa ako doon sa libingan. At bago isinara yung kabaong, sabi ko, binasa ko yung Psalm 23. Sabi ko, ang ating kapatid po ay hindi namatay na walang pag-asa. Siya po'y namatay na may pag-asa sa Panginoon. Wala po kayong ipapangamba. Makikita-kita po tayo sa eternity. Somebody say amen. Yung namatay, namatay na may pag-asa kay Jesus. Somebody say amen. Can you imagine kung hindi buhay si Jesus, mamamatay tayo isang araw. Paano tayo? Pero bakit payapa ang puso natin? Sapagkat alam natin isang araw sasara ang ating mga mata, pero alam natin dahil buhay ang ating Panginoong Jesus, tayo'y may katiyakan din ng buhay na walang hanggan. Kita mo yung magnanakaw sa kanan, mamamatay na lang. Walang assurance Pinakamahirap patang mamatay ng walang assurance. Tumingin siya kay Jesus. Sabi niya, Panginoon, pagdating mo sa kaharian mo, alalahanin mo naman ako. Grabe po yun. Ito, bakit grabe? Hindi po kumikibo si Jesus. Sinampal, tinadyakan, dinuran sa mukha, pinutungan ng koronang tinik. Di siya kumikibo. Sabi niya, kung ikaw ang anak ng Diyos, bumaba ka dyan! At maniniwala kami ikaw nga! Lahat ng paglait, sinabi, umimik ba? Di. Pero sa paglapit ng isang makasalanan, ang Panginoon ay tumingin at sabi niya, di po ba nakakamanga? Sa lahat ng pagkutya, pagmumura, hindi siya gumanti. Pero sa daing ng isang humihingi ng habag at awa, bukas ang kanyang puso at sabi niya, ngayon din kakasamahin kita sa paraiso. Di po ba napakagandang assurance po noon? Simulan na po natin mag-aral. Lahat po ng binanggit ko ay para lang maganda yung pag-aaral natin. Number one, the proof of Christ's resurrection. Ano ba ang ebidensya na siya ay talagang nabuhay? Sabi ko nga, ang galing ni Pablo. Nag-present po siya ng tatlong ebidensya niya. Sabi niya, for Christ died for our sins according, pagkasabi sa katabi mo, according to the scriptures. Yung kamatayan ni Jesus, tingin po kay Pastorat, yung pagsilang, kamatayan, hanggang pagkabuhay, tumingin po kayo, lahat ng iyon, pakisabi po, prophetically anticipated. Pakisabi po, prophetically anticipated. Lahat ng mangyayari kay Jesus, inihula ng Bible. Panganganak ng Birhen, Isaiah 7:14. Mamatay sa krus, Isaiah 53.
3, 5, and 6. Paano mo malaman na mamamatay sa krus? Psalm 22, verse 6. Tingnan niyo po. Hindi pa naimbento ang cross, alam nang bubutasin ng kanyang mga kamay. 22:16. They pierce my hands and my feet. Tingin mo kay Pastor, ha? This is around 1,000 years before mamatay si Jesus. Ganun yung ganda ng prophecy. Alam nang bubutasin yung kamay. Ang mga paa, mamamatay siya sa ganung kamatayan. Paano mo nalaman? Prophecy. Psalm 16 verse 10. At pag siya'y namatay, hindi siya mabubulok doon sa libingan. Siya'y mabubuhay. Yan po ang sinasabi ni Pablo. Anong ebidensya niya na si Jesus ay muling nabuhay? Inihula ng banal na kasulatan. Maraming taon na siya'y mamamatay. Kaya Christ died for our sins. He was buried. He was raised at the third day according to the scriptures. Ano ang nagpapatotoo na siya'y talagang nabuhay na maguli? Ang salita ng Diyos. Minsan, pag hindi po natin naintindihan yung value ng prophecy, hindi mo appreciate eh. But it was prophetically anticipated. His birth, his death, his resurrection. Ang prophecy po ay babalik siya eh. And we're waiting for the coming of the Lord Jesus Christ. So ganun kagaling si Pablo. Bibilisan ko po nang hindi mabagal. Pangalawa, mula sa 1 Corinthians 15, the resurrection was validated by credible witnesses. Pakasabi po, credible witnesses. Nag-present po siya ng witness. Unang witness niya, pakisabi po, Cephas. Sino si Cephas? Si Peter. Yun yung old name niya. Then 12. Tingin po kay Pastor, hindi na 12, di ba? Namatay na si Judas. Kasi po yung 12, yun yung generic. Mas kilala sila sa pangalan the 12. Kahit 11 na sila. Yan po ang explanation ng mga scholars. Kaya kay Peter, Pastor, kay Peter po, napakita rin siya eh. Kaya nung nagpipreach si Peter nung araw ng Pentecost, mga side comment, Acts 2, verse 32, nagpipreach po siya. Ang unang topic ni Peter ay ang kamatayan ni Jesus. The first preaching of Peter during Pentecost is the death and resurrection of Jesus. Sabi ni Peter, God raised this Jesus to life. We are all. Pakasabi po, witnesses. Pakasabi po, witnesses. Nung papalitan na si Judas, alam niyo ang kwalifikasyon? Kailangan yung ipapalit natin kasama ni Jesus sa simula pa at nakita niya si Jesus na buhay. Yun pong kwalifikasyon. Bakit? Kung hindi mo nakita si Jesus na talagang buhay, baka pag tinatanggalan ka na ng isang kuko at daliri, baka baguhin mo yung deklarasyon mo. Are you there? Bakit ang lahat ng disciples willing na mamatay? Handang pugutan ng ulo. Bakit handa silang mamatay? Isa lang ang dahilan eh. Nakita nila si Jesus na buhay. Jesus is alive. Hindi sila takot mamatay sapagkat ang pinaglagakan nila ng buhay, kinonquered ang kamatayan at buhay din kahit patayin mo siya ngayon. Hindi mo pwedeng takutin ng isang taong alam niyang buhay si Jesus. Kaya basahin niyo po ang Acts. Lahat gagawin nila ay kukulong, pahihirapan sila. Hindi sila matigil. Sabi nila, hindi pa pwede, hindi namin i-preach yung nakita namin at yung alam namin. Why? They are credible witnesses. Handa silang mamatay para sa kanilang patotoo. Eh, ang tao po pag nagsisinungaling na. Iba na, naiiba na ang kwento. Kasi, pero hindi po ang gospel. Hindi po na bagong kwento. Siya'y namatay, nabugbugat na sugatan dahil sa kasalanan, iniliving at muling nabuhay. At napaka-importante nun, sabi ng Romans chapter 10, 9 and 10,
Mahalaga siya sa faith natin, salvation eh. If we confess the Lord Jesus and believe in our heart that God raised Him from the dead, pakisabi sa katabi mo, you will be saved. Kailangan manalig ka na siya ay namatay at muling nabuhay sa puso mo. And you will be saved. Nakita niyo po ba? Importante yung faith mo dito na siya'y namatay para sa iyo at siya'y muling nabuhay. Kaya ang tataka kayo, laging tinatanggap kita bilang aking Panginoon na tagapagligtas. Patawarin niyo po ako. Tinatanggap kita, nananampalataya akong namatay ka, inilibing at muling nabuhay. Yun po ang sinampalatayanan mo eh. Si Jesus ay namatay, nilibing, at siya'y buhay na Diyos. And that is the gospel. Yung pinipreach natin, na sa kanyang kamatayan ay may kapatawaran, sa kanyang kamatayan ay may buhay na walang hanggan. Pwede po ba na next 10 seconds, pakipalakpakan lang muna natin ang Panginoon for this reality. Oh. Oh. Pangatlo po. Ito pangatlo. Pag binasa niyo po yung 1 Corinthians 15, babasahin ko po, ewan ko po kung napansin niyo, no? Magaling si Pablo talaga eh. Yung huling binanggit niya na napakita si Jesus, yung dalawa po huli ay mga skeptics. Hindi talaga naniniwala. Sino po yung huling binanggit niyang bago siya? Verse 7, he appeared to James. Sino si James? Si James ay kapatid ni Jesus alaman. Si James ay hindi mananampalataya. Pero nung makita niya si Jesus na buhay, ba, ibang usapan na to. Hindi siya basta anak ni Maria at ni Jose at kapatid ko sa laman. Siya'y buhay. Doon nagbago. James was changed. At ang huli, na binanggit niya yung sarili niya. Hindi ko po alam bakit niya hinuli yung sarili niya eh. Siguro nahihiya siyang banggitin yung sarili niya. Sapagkat, kung may unang kalaban ng church ay si Pablo. Si Pablo, tingin po kay pastor, ay pumapatay ng mga Kristiyano. Siya yung nangarap na puksain ang church na ibinild ni Jesus. Lahat ay gagawin niya. Kaya nga papunta siya doon sa Damascus, nakasakay sa kabayo. Bigla siyang nakakita ng liwanag, Marlon. Bigla siyang nahulog. At bigla siyang nabulag. At nagtanong siya, sino ka? Sino ka, Panginoon? Nagsalita, sabi ng Panginoon, ako si Jesus. Bakit mo ako pinag-uusig? Tingin po kay pastor, that encounter transform the life of Paul. Kung hindi talaga nakatagpo ni Pablo si Jesus, sa palagay niyo, si Pablo magbabago? Yung mga nakaupo rito ngayon na masamang ama, masamang ina, masamang anak, drug addict na kagaya ko. Sa palagay niyo kung hindi ko nakatagpo si Jesus at hindi ko siya nakilalang personal, sa palagay niyo magiging pastor ako? Sa palagay niyo tatayo ako rito sa inyo para i-preach ko si Jesus? No? Ang bawat isa sa atin na nakakilala sa Panginoon, ang ating mga buhay na binago ay patotoo na buhay ang ating Panginoon. Kaya ang sarap kantahin kanina nung kahanga-hanga, di ba? Sabi natin kanina, hanga-hanga ka, Panginoon, walang hanggang aleluya, ang aawitin mo lang ngayon, kahanga. Opo. Punta po tayo sa pangalawang puntos, mabilis lang. Five Paul's explanation. Ayan. Daanan natin, pahapyaw. Of course, kung may totoo, may Paul's. Limang pangkaraniwan na marinig nyo, makikita nyo sa YouTube, na sinasabi ng mga kalaban ng gospel. Number one, five Paul's explanation. Pakisabi po, swoon churi. Pastor, ano yung swoon churi? This churi holds that Jesus painted on the cross.
Si Jesus daw hindi naman namatay, sinamaan lang ng katawan. Kung ikaw po ay naniniwalang ganun, ikaw nga ang hagupitin ko, ikaw nga ang ipako ko sa krus, ikaw nga ang pahirapan ko ng lahat ng dinaan ni Jesus, tingnan ko nga kung sasamaan ka lang ng katawan. Yan po ang preaching ng mga Muslim. Sabi nila, hindi totoong namatay si Jesus. Siya'y sinamaan lang ng katawan. Eh bakit binalot ng linen eh? Ang binabalot lang patay. Bakit dinala sa libingan? At pagkalipas ng 3 araw, bumalik ang lakas. Nagpunta sa India. Nag-asawa sa India. Napakalaking kasi nungalingan, ano? Una, bakit mali ito? May kausap po ba si Pastor Joey? Bakit tayo naniniwala na siya hindi sinamaan ng katawan? Namatay talaga siya eh. Alam, number one, ang mga Romano, expert sa pagpatay po yan. Expert yan. Pagtapat nga kay Jesus, kasi pag hindi papatay, babakliin yung tuhod mo para bumigay ka na at mamatay ka na eh. Pagdating kay Jesus at tapat, nakita din ang patay na. Kaya nung humingi ng ebidensya si Pilate kung patay, nagbigay. Kaya ibinigay na kay Joseph Arimathea yung kanyang katawan eh. Patay na eh. Tapos sa John 19, pakita lang natin yun. John 19, verse 33 and 34. Sinaksak po yung tagiliran eh. When they found that he was already dead, patay na talaga, they did not break his legs. Instead, one of the soldiers, ayun o eh, kaya expert eh, para makatsyak na patay, sinaksak ang kanyang tagiliran malapit sa puso. Para tsyak, sabog ang kanyang puso. Para tsyak na patay siya. Kaya ang tumulo ay ang dugo at ang tubig. And that is medically science proves. Hindi ka pwedeng mabuhay na sabog ang puso mo. Dito sa kaliwang side ng puso mo. Sino ba? Tawagin ko po ang Panginoong Jesus. Sandali, dito sa Revelation 1:18. Panginoon, namatay ka ba? O sinamaan ka lang ng katawan sa krus? Anong sabi ni Jesus? Pakibasa po. 1, 2, 3. I am? I was? Pakisigaw po. I was? I was dead. And now, I'm alive. Kaya pag kumakanta tayo, Marlon, ng Alive, Alive Forevermore, tumantuwa ka, Alive, Alive, Alive Forevermore. My Jesus is alive, Alive for... That's it! Mamaya na tayo mag-celebrate. Mag-aral muna tayo. Sinamaan ng katawan. Sabi ko, read the Bible. Kasi pwede mong baliwalain lahat yung tinuturo ng Bible eh. Kasi gusto mo lang panilwaan what you believe. May kausap pa po si Pastor Joey. The theft jury. Oh. Ninakaw ng mga alagad. Again, simpleng argumento lang naman. Lahat nga sila yung nagsita kasi nung dinakip si Jesus eh, sa Gethsemane. Somebody say amen. Niwanan nga nila lahat si Jesus eh. Sino lang ho ang nanatili sa krus nung nakabayubay sa natatandaan nyo? O yung sumagot ng John, bigyan ng jacket yan. Tama po eh. Ang ando dun lang sa krus, si John. 3 babae ang kasama. Andun. Sa John 19, 26, 27. Kaya nung makita ni Jesus si Mary na nanay niya, sabi niya, Ginang, narito ang iyong anak. Andun si John eh. Narito ang iyong ina. It is your mother. Ang interpretation, from the time on, the disciple took her into his home. Sige, fast forward tayo. John 20, verse 19. Nung si Jesus ay nakalibing, ang mga alagad nagsasama-sama sila.
On the evening of the first day of the week, when the disciples were together with the door locked, four, pakisigaw po, 1, 2, 3. Ano po ang, paano naman lalakas ang loob nila? Binabantayan ng maraming sundalo, may shield pa ng Roman. Pag may shield po ng Roman, ibig sabihin, that is property. You cannot touch it. Eh para naman lumakas yung loob nila, saan sila kumuha ng lakas para nakawin? Mukhang tsorya, malabong malabo ito, hindi ito papasa. Sabi ko nga, ang mga alagad handang mamatay. Bakit sila mamamatay sa mensaheng si Jesus ay namatay at muling nabuhay kung sila pala ang kumukuha ng katawan ni Jesus? That is something na we cannot simply accept because the Bible teaches. Pangatlo po, nako, bibilisan ko na lang para po hindi mabagal, bibilisan ko. The hallucination theory, this theory holds the disciples imagine that they saw Jesus. Ano yung ibig sabihin? Nahibang daw. Kaya ang paniwala nila si Jesus ay nabuhay. Puntahan nga natin yung 1 Corinthians 15. At ako'y magtatanong lang. 1 Corinthians 15, binanggit po dito. Sa verse 5, sa verse 6, after he appeared to more than, pakisabi po, 500. Pwede ba namang 500 sabay-sabay na nahibang? Mukhang mas malaking miracle yun, nahibang. Parang tayo rito. 1,000 tayo rito, for example. Sabay-sabay tayong nahibang. At sabi natin, let us imagine na si Jesus ay buhay. Yan ang sinasabi ng Turing ito. And we cannot accept this. Imposibleng hindi nila makilala si Jesus eh. Kilala nila si Jesus. At hindi pa pwedeng, kaya kumisan, ako po yung natatawa pag narinig ko yung mga nagpe-preach ng ganito. Sabi ko, kasi ito hindi nagbabasa ng Bible eh. Basahin mo yung Bible mo, makikita mo. Hindi siya sinamaan ng katawan. Sabi ng iba, the ghost theory, ang nakita raw nila ay multo. Eh, nagpahawak nga si Jesus eh. Kumain niya sa harap nila, kumakain ba yung multo? So lahat po ng tsoryang yan, mga ang tawag ko po dyan ay malaking kabalbalan, malaking kasinungalingan. At kung ito'y paniwalaan natin, nako, mapapahamak po ang ating pananampalataya. Ang huli, the pro-jury, nagpabricate sila, parang ganito si Marlon, gagawa ako ng panibagong Marlon. At ipipresent sarili niya. Oh, galing naman ang nag-impersonate, ano? Can you imagine yung mga sugat ni Jesus na kopya mo lahat? Pati mga butas na mga kamay, pati tagiliran, kaya mong kopyahin? Parang namang sabi ko. But one thing is sure, lahat ng ito ay para i-undermine na si Jesus ay buhay. Ako po ay nakatayo rito ngayong araw na ito kasi in my heart, kasi truth and misunderstandings. Mahalaga, bawat isa sa atin, pwede po ba kayong tumingin kay Pastor bago po ako magtapos. Mahalaga na nanampalataya tayo, naintindihan natin bakit siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. Hindi dahil tatay at nanay mo, Christian ka rin. Wala pong ganun. Dapat ikaw sa sarili mo, naintindihan mo bakit tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Dapat may sapat kang pagkaunawa. Sapagkat ang kaligtasan ay hindi pakyaw, papakyawin. Dahil ang tatay ay sumampalataya, lahat ng anak ligtas din. At sabi niya, papasukin mo ako, bakit yung tatay ko Christian? Dapat sa langit din ako? Wala akong ganun eh. Yung asawa ko mananampalataya, kaya dapat ako din. Wala akong ganun eh. Ang kaligtasan ay isang personal, pakasabi po, personal na bagay. Personal po yun eh. Naalala niyo yung kinikwento ko sa inyong kambing many years ago? May isang kambing, pinangarap niyang maging leon. So ang ginawa niya, sinubaybayan niya ang mga leon. Paanong umatungal? Umatungal siya na parang leon. Pinag-aralan niya paano lumakad ang mga leon. Pinag-aralan ng kambing. Pinag-aralan niya kung paanong gumalaw ang buntok ng leon.
umaatungal, lumalakad na parang leon. Sabi niya, pwede na akong mag-join sa mga leon. I am a lion. At nang sumama siya sa mga leon, nilamon siya ng mga leon. Pwedeng umaatungal ka na parang leon? Pwede pong umaawit ka na parang Kristiyano? May dala ka pang Bible eh. Pwedeng nagtataas ka ng kamay na parang mananampalataya. Pero ikaw lang sa sarili mong nakakaalam. If you are really a believer of Jesus Christ and accepted Jesus Christ as Lord and Savior. Hindi po kagaya ng COVID dyan, nung panahon ng COVID, di ba? Na pag nabahin yung katabi mo, sabi mo, oh. Kasi, mahahawa ka ng virus. Dito ho, sa church, kahit anong bahing ng katabi mo, hindi ka mahahawa ng pagiging Kristiyano. Sapagkat kailangan mong tanggapin si Jesus ng personal bilang Panginoon at sariling... Nako, sorry po ah. Pagdidiinan ko po yun. Kasi naupo kayo dyan eh. At iba sa inyo, linggo-linggo, umuupo dyan. Ba't di mo tanongin yung sarili mo? Am I really a believer of Jesus Christ? Nakalista na ba talaga yung pangalan ko sa aklat ng buhay sa langit? Mahirap po yung mag-assume. Nag-assume yung mga alagad na si Judas ay saved. Pero ang Panginoon lang nakakaalam. From the very start, Judas is not saved. Kaya sabi niya, isa sa inyo, devil. Sinasabi ni Jesus. Isa sa inyo, magtatatuwa sa akin. Jesus knew everything. Ang dami po natin nakaupo rito. May impress niyo ang tao. Pero hindi mo pwedeng dayain ng Diyos. Magtatapos po ako rito. Last but not the least, true biblical explanation. Number one, the plan of redemption necessitated the resurrection. Hindi po kumpleto. May nagtanong sa aking estudyante, Pastor, anong mahalaga? Sa tatlong tagpo, incarnation, crucifixion, resurrection. Magaling yung nagtanong na bata. Pastor, sa tatlong yan. Kasi yan po yung tatlong bahagi ng redemption eh. Kailangan ni Jesus magkatawang tao. Kailangan ni Jesus mamatay. Kailangan ng Panginoong Jesus na mabuhay. Anong pinaka-importante dun? Magaling ho yung nagtanong. Eh, sabi ko sa kanya, one without the other could not stand. Parang yung pulpitong ito, tanggalin mo yung isa nitong paa, hindi na yan tatayo. Hindi siya pwedeng mamatay kung hindi siya pinanganak. Somebody say amen. Hindi siya pwedeng mabuhay kung hindi naman siya namatay. At baliwala ang nangyari sa krus kung siya'y patay. Kaya po yung muling pagkabuhay niya, yung pagsilang niya, kita niyo pag Pasko, anong sineselebrate natin? Nung Biyernes, ang ginugunita natin, Marlon, ang kanyang kamatayan, ngayong araw na ito, anong sineselebrate natin? Sineselebrate natin ang kanyang muling pagkabuhay, and that is balanced gospel. Pakipalakpakan po natin ang Panginoon. So yun po yun eh. Bakit kailangan ni Jesus na mabuhay? Kailangan yun eh. Hindi kumpleto ang salvation kung si Jesus ay namatay lang. Punta tayo sa pangalawa para hindi po ako magtagal. The resurrection of Jesus validates the Bible as God's revelation. Pastor, anong impact ng kanyang pagkabuhay? Ibig sabihin, itong hawak kong Bible, totoo to. The truthfulness of the Word of God, the veracity of the Scripture. Kung hindi totoo ang Bible, kagaya ng sinasabi ng iba, bakit lahat? Yun ang sinasabi ko doon sa Jewish eh. Nagdidebate kami. Sabi ko, if Jesus Christ is not the Messiah, how come? Lahat ng prophecy nangyari kay Jesus, tell me, now. Hindi po siya makasagot. Ang kamatayan ni Jesus at muling pagkabuhay ay nagpapatotoo ng Biblia ay salita ng Diyos.
matibay na matibay. Tingnan po ninyo, matapos mabuhay si Jesucristo, hindi naman lahat naniniwalang siya'y nabuhay eh. Kailangan pa niyang kumbinsihin yung mga alagad. Tingnan po natin, Luke 24. 25 to 27. Tingnan niyo po. Kausap niya yung mga alagad, naglalakad sila sa Emmaus eh. At habang nag-uusap, sabi ni Jesus, "How foolish are you? You are. You are slow to believe all that the prophet have spoken." Tandaan niyo po yung verse. Sabi niya, "Kay bagal niyong manampalataya sa sinabi ng salita ng Diyos." Hindi niyo ba nabasa, "Did not the Messiah have to suffer these things and then enter into glory?" Verse 27. Beginning with Moses. Ano yung beginning with Moses? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Yan ang sinulat ni Moses. And the prophets. Inexplain niya what was said in all the scriptures. Pakisabi po, concerning. Pakisagaw po, concerning. Pakisagaw po, concerning. Himself. Nag-Bible study sila. Iisa ang topic niya. Yung Old Testament prophecy. Pinakita niya, ako yan eh. Lahat ng yan, nangyari sa akin. Saan sila ibinalik ni Jesus? Sa Old Testament prophecy. Sapagkat kung may magpapatunay na siya nga ang Messiah. The Old Testament. Fast forward, verse 44, verse 45. Bumalik na sila sa Jerusalem eh. Sinasabi nilang nakatagpo si Jesus. Anong focus ni Jesus? He said to them, "This is what I told you while still with you. Everything must be fulfilled that is." Pakisigaw po, that is. About? About? Kiniklaim po ba ni Jesus na siya yun? Lahat po ng Old Testament prophecy about the Messiah, sabi niya, ako yan eh. Nangyari sa akin yan. In-expound niya ngayon. Sakalang naintindihan ng mga alagad. And verse 45, he opened their minds so they could understand the scriptures. Pansinin niyo po. What is my point? Ang muling pagkabuhay ng Panginoon, mismo si Jesus, ang emphasis niya ay ang salita ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, kamanggagawa, hawak ko po ngayon at pinag-aaralan natin ang buhay at makapangyarihang salita ng Diyos. This is the Word of God. Kaya po, mahalin niyo po ang salita ng Diyos. This is the Word of God. Hindi lahat ng tao nagkaroon ng chance ang makabasa nito. Hindi lahat ng tao nagkaroon ng chance ang marinig ng mabuting balita. Ako po'y nagagalak na ipahayag po yun. Mapalad po kayo today. You're seated in this place. Ang pinag-aaralan natin, hindi mga kwento ng kung sino-sino. Mga salita ng Diyos na buhay, makapangyarihan, bumabago ng salita ng Diyos. As we close, number 3, 4, and 5, I'm almost done. And we close. The resurrection of Jesus claims, Jesus Christ validates His claims. Magkwento po ako saglit. Nung isang araw, birthday kasi nung isang anak ko, yung pastor kong anak, at itago na lang natin, nagyayang kumain. Di kumain kami. Itago na lang natin sa pangalang Pan Blanc. So, kaya na saya. At lalo po akong sumaya nung malaman kong siya ang magbabayad. Eh, kasi dati ako magbabayad eh. Nung umuwi na kami, nagulat ako, ang laki ng binayaran. Sabi ko, "Anak, bakit ang laki ng binayaran mo?" Eh, kaming mag-asawa, Ate Yoli, pareho kaming 20% discount. Discounted. Senior eh. So, may discount. Nung tinignan niya, sabi niya, "Naku, nagkamali, Daddy." Naipunch ng 2 beses yung order. Sino po rito ang hinihingi niyo yung resibo pag kayo'y kumakain? Mamaya po bibigyan ko kayo ng resibo. Marami ako dyan. But kidding aside, bakit ka humihingi ng resibo? Kasi ebidensya yon na
Bayad ka! Sabi ko, mababa, sabi, opo dad. So bumalik siya. Kahapon, nag-aya na naman kumain. Sabi ko, ikaw rin magbabayad. Hindi, pinasend ko lang yung resibo, daddy. So, I just presented the receipt. Ang muling pagkabuhay ni Jesus, kasi ibig sabihin ng resibo, totoo kang nakabayad. Ang totoong ebidensya na nabayaran ni Jesus ang ating kasalanan, alin, siya'y muling nabuhay sa mga patay. Ibig sabihin, the Father is satisfied. Kaya yung Romans 1 verse 4, nung sinasabing Christ was declared to be Son of God, pakisabi po, Son of God. Nung siya'y muling mabuhay sa mga patay, wala na pong matinding ebidensya na siya ngay anak ng Diyos at siya'y Diyos. Sapagkat first time sa kasaysayan ng mundo, pasensya na po kung sisigaw ako, baka hindi nyo marinig. First time sa kasaysayan ng mundo na may isang nabuhay sa mga patay, walang ganun! Walang ganung kwento! Pastor, sa lumang tipan, iba po yun, resuscitation yun. Si Lazarus ay nabuhay at namatay uli. May mga binuhay sa lumang tipan ng mga propeta, namatay uli. Anong kaibahan ng pagkabuhay ni Jesus? Siya'y nabuhay at hindi na siya mamamatay kailanman. Siya'y buhay na Diyos! Pinakita ng Amang Diyos sa mundo, there is a divine reversal. Pinakita niya sa buong mundo sino siya nang mabuhay siya sa mga patay. Siya ang anak ng Diyos. Wala nang ebidensya na pinakamatindi. He is alive. Number 4, 5. Pastor Joey, the resurrection of Jesus Christ shows His power over death. Sabi niya, I am the life and I am the resurrection. Sabi ko nga po, lahat ginapi ng kamatayan eh. Sikat, mayaman, bilyonaryo, nasa libingan hanggang ngayon. May isa lang lalaking hindi nagapi ng kamatayan. Sabihin po natin, Christ conquered death. Pakiulitin po natin, Christ conquered death. Pag-aralan niyo po lahat ng relihiyon sa buong mundo, sukatin niyo po dito. This resurrection of Jesus is the most difference between Christianity and all other religions because Christ conquered death. As I have said earlier, it marks the first time in history that someone rose from the dead. Pastor, paano niya ginapi ang kamatayan nang siya'y bumangon sa kamatayan? Kaya sabi niya, gibayin niyo ang templong ito at ibabangon ko pagkatapos ng tatlong araw. It has something to do with his resurrection. Humihingi sila ng palatandaan kay Jesus. Sabi niya, bigyan mo kami ng palatandaan. And Jesus, sabi niya, wala akong ibibigay na palatandaan, kundi yung palatandaan ni Jonah, kung paanong si Jonah ay 3 araw. Ganon din ang anak ng Diyos. His resurrection is total and complete. Kaya sabi ng Revelation chapter 2:11, I can sense the anointing, I need to close. Whoever has ear, let them hear what the Spirit says. The one who is victorious will not be hurt by the second death. Kaya hindi na po tayo mahihipon ng ikalawang kamatayan dahil buhay ang ating Panginoong Jesus. The gospel is grounded in Christ's victorious victory over death. Ang Panginoong Jesus ay namatay at iyon po ang matinding ebidensya
na pagtagumpayan niya ang kamatayan nang siya'y muling bumangon sa mga patay. Sana po excited po tayo para doon. The resurrection of Christ, last but not the least, and we close, of Jesus Christ, gives us, pakisabi po sa katabi mo, living hope. Ayan o. According to His great mercy, He has caused us to be born again to the living hope. Pakisabi po, living hope. I have the living hope. I have a future. Iniisip mo yung may buhay tayong pag-asa eh. May buhay kang pag-asa kahit ano mangyari dahil buhay ang Panginoon. May pag-asa ka dahil secure ang iyong eternity. Sino po ang nakaupo rito, hindi ka sure sa eternity mo? Hindi mo alam ano mangyayari kung mamamatay ka bukas, sa makalawa, sa susunod na linggo. We have a living hope in Jesus. Alam ko isang araw, pipikit natin ang mga mata natin. Pero we have a living hope. Maski ngayon po, di po ba pag dumadaan tayo ng mga problema at kabigatan, pag hindi isip lang nating buhay ang Panginoon, nagkakaroon na tayo ng pag-asa. Are you there? Dumadaan tayo ng mga pigati. I believe without this living hope, how can we face trials in life? Bakit ang mga Kristiyano mas nahaharap ang mga pagsubok ng matatag? Sasagutin ko po, sapagkat you have a living hope. Alam mo na ano man ang mangyayari, you have a living hope to Jesus. I believe with all of my heart, we cannot survive without this living hope. Madalas kinikwento ko po yung isang pastor na nasisiraan na ng loob. Ang daming problema ng church nila. Gusto niya nang mag-resign. Ayaw niya nang mag-preach. Yung asawa na lang nag-preach, hindi na pupunta sa church. Sabi niya, bahala ka na sa church natin. Sabi ko, ayoko na mag-pastor. Hindi po alam nung asawa yung gagawin. Sabi niya, paano ko kaya gigisingin yung asawa ko? So isang araw naisipan niya po, pababa yung asawa, lahat ng anak niya, binihisan niya ng itim. Pati siya, nakaitim. So, nung bumaba yung mister na pastor, nagulat, lahat sila nakapanlok. Sabi niya, sino patay? Sabi ng misis, yung Diyos mo patay. Naghalit yung pastor. Sabi niya, kasinungalingan yan! Buhay ang Diyos! Sabi ng asawa, buhay ang Diyos? Eh, kung kumilos ka, parang patay ang Diyos mo eh. Kung magsalita ka, para kang walang Diyos eh. Ilan po sa atin ang nakaupo ngayon dito? Sa gitna ng mga pagsubok, parang patay ang ating Diyos. Sa gitna ng ating mga problema, parang walang magagawa ang Diyos. We have a living hope. Papaalalahanan ko lang po kayo sa araw na ito, nilagay po ng Holy Spirit sa puso ko. Sabihin mo sa kanila, mayroon silang living hope. Buhay ang kanilang pag-asa sapagkat buhay ang Panginoon. God sent His Son. They call Him Jesus. He bled and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove. Pwede po bang tumayo yung mga tatay? Pwede ko po ba kayong kausapin ngayong umaga? Hindi ko po alam ang mga problema at kabigatan nyo. Baka nawawala na kayo ng pag-asa. Hindi ko alam anong bigat ng problema sa tahanan nyo. Sana yung mensaheng ito ay magpaalala sa inyo, we have a living hope. Because we have
a living Savior in His name of Jesus. I pray today that this living hope will touch your heart and your mind. Muli kayong mananampalataya at sasabihin niyo, Panginoon, ipagkakatiwala ko lahat ng aking kabigatan sa inyo. Pakipalapakan po natin ang bawat ama. Makakaupo na po kayo. Pwede po bang tumayo ang mga nanay? Ayan, minsan ang mga nanay ay lihimla, umiiyak na nag-iisa. Hindi ko alam ilan yung single mom na narito na itinawid ang kanyang mga pamilya. Maybe this message is for you today. Siguro marami ka ding personal ng problema. But the Lord impressed upon my heart to tell you, you have a living hope. Kahit anong kabigat ang mga problema at pasanin ninyo, we have a living hope. Buhay ang Panginoon. Nawa ay magpatuloy kang naglilingkod at mabuting ina para sa iyong mga tahanan. Pakipalakpakan ang Panginoon. Nakaupo na po ang mga nanay. Pwede ko pang anyayahan tumayo ang mga anak. Pwede pa kayong tumingin sa akin, saglit. Nawa, sa paghahangad ng iyong mga magulang na gabayan kayo sa Panginoon, sana ma-appreciate niyo yun. Sana mapasalamatan niyo ang iyong mga magulang at sabing, salamat po, mami, daddy, na pinakilala mo kami sa buhay na tagapagligtas. I pray today that this message will be a living hope in your heart. Pagdadaan kayo ng problema, mga suliranin, lagi niyong maalala na buhay ang ating pag-asa sa Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Pakipalapakan natin ang Panginoon. Awitin po natin yung awit na to. Let's sing this with faith, with hope in our hearts. God sent His Son. Sing along. God sent His Son. They call Him Jesus. And because He lives, God, and because I know He holds a future, and let us worship the Lord our God. Then sings my soul, my Savior God to thee. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art. Isang beses na lang po. Then sings my soul, this is
your head. Bibigyan ko po kayo ng ilang saglit na personal na manalangin. The best I can, Father. The best. I serve your message. Is sure that you are alive, Lord Jesus. Nawa po ang mensaheng ito ay nakapenetrate sa puso ng bawat isa. Salamat po. Sa krus ng Kalbaryo, binayaran mo ang aming kasalanan. Tinigis mo ang iyong dugo, pambayad ng aming kasalanan. Ikaw ay nilibing. Ang dakilang mensahe ay ikaw ay muling nabuhay at ngayon ay buhay na Diyos. Panginoong Jesus, pumasok ka sa aming puso. Maghari sa aming buhay. Tulungan mo kaming mabuhay para sa inyo. Tulungan mo kaming mabuhay para sa inyong kaluwalhatian. Pakitaas po mga kamay. Pinagpapala ko po ang bawat ama, ina, anak, at tahanan na narito ngayong umaga. Allow me to bless them today. I bless them today. I-bless niyo po sila ng kalusugan at kalakasan ng tahanan. Ialis niyo po ang sakit at karamdaman sa bawat sambahayan. Hayaan mong matanggap nila ang benepisyo ng krus ng Kalbaryo, kagalingan, kapatawaran at buhay na walang hanggan. Dalangin ko po ang lagi niyong pag-iingat sa kanila sa paglabas at pagpasok ng sambahayan. Dalangin ko po amang Diyos ang pagpapala niyo sa kanilang tinapay at tubig. Dalangin ko amang Diyos sa ngalan ng Panginoong Jesus. Nabibigyan mo sila ng pabor ng Diyos at ng tao. Ang inyong proteksyon at kalapitan ay lagi nilang maranasan. Ngayong umaga ng may pabor, pagpalain mo ang kanilang tinapay, pagpalain mo ang kanilang relasyon, pagpalain mo ang kanilang hanap buhay. Bless the works of their hands, bless their ministry, and prepare the best future for their children, O Lord. That all the plans and maneuvers of the enemy against them to be lifted, always keep them. Always keep them united in love. Always keep them, O Lord. Biyayaan mo sila ng bukas na kalangitan. Hayaan mo, Panginoong Diyos, tuwing sila'y dadaing at mananalangin, masusumpungan nila na bukas ang kalangitan para sa kanila. I simply bless them today. We thank you for the message of resurrection. We thank you for the message of hope. And today, I bless them all in the name of the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And everyone will say and agree. Amen. I love you all. Happy Resurrection Sunday. God bless everyone. Hallelujah. Is your God alive? Yes. 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 Yes.
Thank you, Jesus. Amen. Jesus is alive forevermore. Amen? Amen. Praise God. Sige po, bago po tayo dumako sa ating pong tithes and offering na dadalhin po ni Sister Cel, we would like to acknowledge po some visitors from other chapters of JIL worldwide. Meron po tayong bisita from JIL Portsmouth, UK, United Kingdom. JIL United Kingdom, nandito pa po ba kayo? May we please request you to stand up? Andito pa po ba? Ang JIL Calgary, Canada. Nandito pa po din po ba kayo? Ayun, welcome po sa JIL Green Hills. And of course, JIL Adelaide, Australia. Nasaan po? Ayun, praise God. Praise the Lord. Welcome po sa JIL Green Hills. At nais po naming malaman, meron po bang ngayon lang naka-attend ng ganito pong klaseng service. First time na makarinig ng ganong klaseng katuruan about the resurrection of Jesus Christ. May we request you to please stand up? Yung ngayon lang po naka-attend ng ganito pong klaseng service, please stand up. Ayan. Kung alam ko pong yung iba ay nahihiya, yung nag-invite po, pwede niya pong dalhin sa likod. Meron po tayong room doon wherein we can pray for you and we can give you something that you can read mamaya po pagdating nyo sa bahay, more about our Lord Jesus Christ. At meron lang po kaming panawagan. Ngayon po yung ating special fellowship. How are you, Anna? Ayan. At ang sabi po ni Sister Cel kanina, you may look for her after the service dyan po sa atin pong lobby. And these are the people, mga widow, ayan, na nagpalista. Makipag-usap po kayo kay Sister Cel mamaya after the service sa lobby. At kayo din po ay magla-lunch pa, but maybe hindi na po dito sa loob ng Music Museum. So please get in touch with Sister Celia de Guzman at the MM Lobby right after our service. At ang ating pong worship and intercession will resume on Thursday, April 4, 7 p.m. via Zoom. You may get all the details po sa ating FB page. Kaya po, ang ating pong last Thursday po kasi wala po tayo. But this Thursday, resume na po ang ating worship and intercession. Tayo po ay dadako sa ating pong tithes and offering na dadalhin po ni Sister.